Diyan nag-abot po ngayon po. Doon ka tumutuloy, tumitira? Hindi po. Kasi ginagawa niya rin po sa akin ang asawa niya din po. Sinisirifan niya po kung naliligo po ako. Nakikita mo? Opo. Yung sa ano po, ng ilalim po ng pintuan. Sinisilipan ka? Opo. Na ang asawa niya. Saan ka ba natin nagtuloy doon sa kanila? Opo, dati po. Tapos yun lang, kung nag-alis na lang po ako. Saan ka naglipat? Doon po sa bahay namin po. Saan tapos yun? Sa pabrika? Opo. May bahay kayo doon? Meron po. Sinong tao doon? Yung mga kapatid ko, mga lalaki po. Ilang taon na yung lalaki mong kapatid? Mga ano po, 28 po, 27 po. Okay naman kayo, mabait naman sa'yo. Hindi po. Yung nabuburat po siya, garo may ano po sa akin, hinihipuan niya po ko gabi-gabi po. Kaya umalis ka dito? Umalis po ako sa pabrika po. Opo, dito na. So yun, good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat mga kalinga po. Ano, ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. At saan man po kayo naroroon, mag-iingat po tayo palagi. Ang pupuntahan naman po natin ngayon ay yung isang napakamatagumpay na rescue mission na ginawa po ni Kuya Val po, ano, sa isang napakagandang dalagita na sa tingin ko ay 14 anyos pa lang na wala na talagang matakbuhan kundi sa boyfriend niya. Sumama na lang sa boyfriend niya, guys. Dahil wala na siyang ibang choice at aalamin natin kung bakit iniwan niya ang kanyang pamilya, pati na rin ang pagtira niya dati sa China, kung bakit umalis siya ron, kung ano yung mga malalaking dahilan. So guys, bago natin na ituloy ito, ano, tuloy-tuloy din lang po natin suportahan lahat po ng proyekto ng buong Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang at the End of Vlogs at syempre si Kalinga Prab po, ano. Tara guys, sabay-sabay po nating puntahan ito at pakitamsak po. Ang tulong sa amin nga po kung anong pwedeng gawin dyan. Saan? Meron po kayong ano? Meron po yung birth certificate ng anak niya? Meron po kayo. Pwedeng makita. Ano po natin? So guys, ito po yung ano, no? Ito po yung bahay ng magulang nung ano, nung boyfriend ni Charlene. Yun nga po, dalagita. At dito nga po pinuntahan ni na Kuya Val para makausap itong si Charlene, no? Para kausapin kung ano po talaga yung gusto niya sa buhay dahil nakakapanghinayang naman po na masira yung kanyang kinabukasan at alamin natin ang buong proseso. Samahan niyo ako. Ali, hindi. Iyayin ako. Nasa ito niyo magulang niyan? Kanya-kanya na pong pamilya. Pamilya? Nakahiwalay na po. Nakahiwalay, okay. Ano ba din pa? Ito yung barangay assistant dito sa barangay San Jose. So yan nga guys, no, matagal na rin pala naghiwalay yung mga magulang nung dalagita na yon at ang nanay naman niya ay nasa Japan at ang tatay niya ay nandito yata sa Metro Manila at nagtatrabaho. At kailangan din po nila ng DSWD, tulong ng DSWD para sa tamang proseso po, SOP po ito. So today. Sir! Hanggat maaari may magsama ditong sa ano, DSWD yung... Kung meron tayo dyan sa barangay na rin. O sige, sige. Para magkasama natin sa pamamagitan, ano pag-uusapan. Ang kwento nitong mga kaibigan, magsama itong babae doon sa lalaki. Eh, ang sabi nung tatay po ay wala pang 18. Itong bata po ay 14 pa lang. Magalinga. 14 years old pa lang ito. Napakabata po para pumasok po sa ganitong larangan ng pag-aasawa, minor de edad. Tama. Nay, pwede ka makausap sandali. Ano ka dito? Kung tayo sa labas, ha? Tayo dalawa lang mag-uusap. Ano po yung babae ko? Okay. Iba-vlog lang kita, Nay. At least may records tayo, no? Apo. Usapan natin dito. Dito lang tayo. Batang-bata pa tayo. Ano lang, engineer? Okay ang vlog natin. Umayri. Anong pangalan mo nga? Ano? Charlene po. Charlene? Opo. Ilang taong ka na ngayon? 15 po. Ma 16 po sa December 26 po. Ah, 15 ka ngayon? Opo. December
26 po. 2009 po. Ay, 2010 po. Pinanganak ka? Opo. So, yun guys, no? 2024 po ngayon. Tapos pinanganak siya ng 2010. So, ibig sabihin, 14 pa lang talaga siya. Kumbaga, pinatatanda niya siguro yung kanyang edad para alam niyo na po ang ibig sabihin nun. Nasaan na yung mga magulang mo? Wala na po. Ah, wala na. Nasaan yung nanay mo? Yan po, sa abroad po. Sa abroad? Opo. Saan abroad? Sa, ano po, Japan po. Sinot pa lang po, nag-abroad po yan po sa Qatar. Naglipat na naman po sa ibang-ibang bansa naman po. Hinda ko po ngayon hain naman po siya. Wala kayong komunikasyon ng nanay mo? Meron po yung chatan na po, call po. Alam ba na nagsama ka rito sa lalaki? Opo. Alam na din po ng policeman po tapos ng... Ano? Alam niyo? O, policeman po tapos policeman? Ng... Policeman? Opo. Sino policeman? Yung mga ano po na San Vicente po. Alam na sumama ka dito? Opo. Anong sabi ng nanay mo nung nalaman na... Mapapansin po natin guys na talagang napipressure or natitense itong si Charlene po, ano? Sinasabi din niya na alam na rin po ng kapulisan or policeman, kagaya nga po ng pagkakasabi niya, no? Pero para sa akin po ay medyo sablay yung statement niya na yun. Kasi kung alam po ng mga kapulisan yan, ay mag-a-advise sila na kung ano yung mga ano, kung dapat iwasan. Kasi 14 anyos, hindi muna siya po pwedeng makisama. Pero na lang kung alam po nila yung ano, yung buong kwento ng buhay niya, at kung sakaling alam naman po nila yung buong kwento ng buhay niya, siguradong i-refer nila ito sa DSWD po, ano. So halatang medyo sumasablay si Charlene dito. Mama ka sa lalaking boyfriend mo ito? Opo. Ano sabi ng nanay mo? Wala po, kung masama diyan ka na lang, kung ganyan ang buhay mo, sabi sa akin. Nasaan ba yung tatay mo, wala na? Yan po sa, nagtatrabaho po sa Manila po. Hiwalay ba sila ng nanay mo? Opo, may asawa na rin po si mama po, tapos si papa may asawa na rin po iba. So, may kanya-kanya na silang pamilya? Opo. Sinusuporta pa po kami ng ama ko po. Ilan kayo magkakapatid? Anim po. Pangilan ka? Panglima po. Yung bunso ko po, yan dyan po yung kagalo po, kalbo yung mga bunso po. Saan yung panganay nyo? Andun po sa bahay po. Nagtatrabaho man po yun. Halabas lang po. Sa mura mong edad, 15 years old, gusto mo na bang mag-asawa? Maasawa po ako. Tutuloy ko po ang pag-eskwila ko po. Diyan na po sa pabahay. Sigurado mo. Grabe ano. Kumbaga, buong-buo na sa kanyang kalooban na gusto na niyang mag-asawa. Grabe guys, pag nalaman niyo po yung dahilan, maawa din po kayo. Tuloy na. Ay, tutuloy yung pag-aaral mo. Opo. Kasi nagpunta po sa akin yung kanina po yung maestra ko po. Ay, kanina po umaga po. Kung nadrop na pa ko kung yan na. Kasi ko ano po kami na. Meron ka bang problema sa... Saan ka ba tumitira dyan? So guys, no? Mapapansin nyo. Dito ako bumibilib kay Kuya Bal eh. Napakagaling niyang... manghuli or para mag-reveal yung isang kausap niya po, ano, talagang uungkatin niya para magsalita kagaya ni Charlene. Sa saan pabrika? Kanilang bahay yun? Sa amin pong bahay, ginagawa pa lang po yun. Yung kabaka po, ginagawa pa lang po ni Papa kasi nag-uwi po si December po. Hindi kasi tama yung ano, sa ganung edad mo, makikipisan ka doon sa lalaki, hindi magkayo kasal. Nagtatabi kayo matulog? Hindi po, gabi po. Yung kapatid po niya po, na babae po, yung palagi ko pong kasama, matulog po gabi. Pero hindi maiwasan na baka walang araw eh. Sisipingan ka niya, tapos magbabuntis ka. Hindi naman po, di naman po ako ginagalaw. Aram niya din po. Ngayon? Niya po. Ngayon? Opo, hindi pa man niya baka po ginagalaw. Baka hindi hindi pa mo po ginagalaw, maski ano po. Eh, hintay mo pong gagalawin ka. Hindi po. Tapos magkaanak ka. Hindi po. Magsabi mo po ako sa kanya na mag-aaral muna po ako, sabi ko sa kanya. Eh, bakit sasama ka dito sa boyfriend mo? Wala po. Kaya niya man po buhay ko kung papaiskalahin niya po ako. Ano trabaho ng boyfriend mo? Ano po, tower po. Anong tower? Yung ano po, para ragpas po sa mga ano po, tower yung ano. Ang ibig sabihin po ni Charlene guys, yun po yung mga nagki-clearing sa mga dumidikit sa ano, sa mga puno na dumidikit sa kawad ng kuryente.
sa mga tabing kalsada, yung mga ganun po. Yung tawag yata nila dyan, tower. Ano po? Ang sa tower. Anong gawa sa tower? Yung para po ito po mga nyog po. Yung may nasasabitan po ng kurente po. Yung ano nang tawag. Dyan po, araw po sa San Vicente po. Ilang taon na yung lalaki? Boyfriend ba? Disisyete po. Mga 18 po lang po sa December 29 po. So wala siyang permanent trabaho kasi minor kidad talaya. So po. Ano ka mabuhay? Meron lang po siyang trabaho niya po sa pinya po na ano pa lang po ngayon sa pera po. Makakuha pa lang po mamaya hapon. Sino yung itong kasama namin ngayon? Tiya mo ito? Opo. Yeah, kapatid doon, po ng ama ko po. Doon ka tumutuloy? Saan po? Doon sa tiya mo? Diyan na nag-abot po ngayon po. Doon ka tumutuloy? Tumitira? Hindi po. Kasi ginagawa niya rin po sa akin ang asawa niya rin po. Sinisirify niya po kung naliligo pa ako. Nakikita mo? Grabe. Opo. Yung sa ano po ng ilalim po ng pintuan. Sinisilipan ka? Opo. Na ang asawa niya? Grabe guys, no? Yan po yung isang dahilan kung bakit umalis siya sa bahay ng tiyahin niya dahil yung asawa nga po ng tiyahin niya ay talagang ano ba tawag doon? Bosero? Mamboboso? Grabe no, sarap kasuhan. Tsaka ba natin nagtuloy doon sa kanila? Opo, dati po. Tapos yun na kung nag-alis na lang po ako. Saan ka naglipat? Doon po sa bahay namin po. Saan tapos yun? Sa pabrika? Opo. May bahay kayo doon? Meron po. Sinong tao doon? Yung mga kapatid ko, mga lalaki po. Ilang taon na yung lalaki mong kapatid? Mga ano po, 28 po, 27 po. Okay naman kayo, mabait naman sa'yo. Hindi po. Yung nabuburat po siya, garo may ano po sa akin, hinihipuan niya po ko gabi-gabi po. Kaya umalis ka dito? Umalis. Grabe guys. So yan din po yung dahilan kung bakit na ayaw na rin niya sa bahay nila, no? Dahil mismong kapatid niya, minamanyakis din siya, grabe po. So talagang wala nga talaga siyang mapuntahan kundi sa boyfriend niya po, ano. Kaya yun, maintindihan po natin kung bakit talagang ganun yung nangyari. Pero mabuti na lang at nandito palagi si Kuya Bal, no, na nakatingin sa mga ganitong mga nangangailangan ng tulong at laging nakahanda na tumulong din si Kuya Bal po, ano. Tuloy po natin. Pako sa pabrika po. Opo, dito na po ako sa mama. So, ilang buwan ka na dito sa boyfriend mo? Ano pala po, sa buwan pa lang po. Si February lang po ako nagigdi po. Mas gusto mo dito? Opo. Safe po ako sa mama. May iba kang titirhan, lilipat ka, papayag ka? Hindi po, kasi tutuloy ko po pag-aaral ko po dyan sa pabahay po. Sabi po, nagulay na po kami. Kung may magpapaiskwila sa'yo? Walang ko po. So yun guys, no? Kumbaga hindi pa gaanong maintindihan ni Charlene yung ibig sabihin ni Kuya Bal, pero sa sarili niya po, buong-buo na talaga na ayaw niyang umalis dito sa pader ng boyfriend niya kasi dito niya naramdaman na safety siya. Pero makukumbinsi kaya ni na Kuya Bal ito? Tuloy natin. Nahirap ang sitwasyon mo nini kasi yung plano mo mag-eskwela at feeling mo yung ibang tao sabi natin boyfriend mo, jowa mo eh, kaya niya man po akong paaralin po maski wala pong balon po kaya ko man po yeah. Bakit sa boyfriend ka tutuloy? Wala po, walang ibang upuntahan. Ayan, gusto ko po magkala maski ano po. So yun guys, talagang mahalata niya sa itsura ni Charlie na talagang litong-lito siya sa nangyayari sa buhay niya at wala talaga siyang matakbuhan. Wala yung choice. Ayun, nandito na yung mga ladies. Opo, nag-aaral pa po ako. Grade ano ka? 7 po. Puta, grade na lang kuta po ako. Grade 7 ka pala? Opo, lang po. Kamusta buhay mo dito sa halin? Si Pinyel, okay lang po. Si Vanessa. Nasa boyfriend ba? Ikaw? Opo. Ilang taon ka na? 15 po. Ilang taon ka? Ay, buwan ka pa lang dito? Ano, February lang ba ako dyan nagdating po? Taga saan ka talaga? Taga pabrika po. Balak mo na mag-asawa? Opo. Balak ko po mag-asawa, mas maaral mo na po ako. Daan po. Yan na po si Gio. Alin? Yan na. Kasama ni Pete? Yan na. Yan po yung boyfriend niya. Ano pangalan niyo po? EJ po. EJ. EJ Lana. Ano pangalan mo ba eh? Charlene po. Charlene. Ilang taong ka na EJ? 18 po.
18. Kailan ka pinanganak? December po. Ay, ano po ni... Ang galing manghuli ni Kuya Val po, no? Hindi niya kaya, hindi kaya sagutin ni EJ yung ano, kung anong taon, kung kailan eksakto na birthday niya. Ibig sabihin, kumbaga, pinatataas din niya yung edad niya kasi nga, natatakot po sila na, ano, na makasuhan ng DSWD kaya ito, hindi sila handa sa mga katanungan. Kailan ka mag-18? 18 na po ako ngayon. 18. Di mo ba alam na huli kang kasuhan? Alam ko po yun. Dahil minor edad yung bata. 15 years old. Kahit sabi natin magmamahalan kayo, eh, wala pa sa saktong gulang ang bata. Sinasaktan po siya ng kapatid niya po ay. Kaya po napunta siya dito sa akin. Siya naman po napunta sa akin. Hindi po ako napunta sa kanila. Napunta lang po. Ah, bukod pala sa hinihipuan eh, sinasaktan din. Pero siguro kaya sinasaktan kung tumatanggi po siguro siya na ano, no? Magpahipo. Kaya, grabe. Kumaga, napunta po siya dito gabi. Masumbong po sa akin. Sinasaktan po ng kapatid. Ba't may ikaw ka to eh? Mayroon kayong ano? Grupo. Kinakamit ko lang po. Anong trabaho mo ngayon? Sa clearing po. Ah, sa clearing? Sa clearing. Sa Albay. Ah. Anong plano mo sa bahay na yan, minor de edad? Bahala ko po sana yung mga pag-aaral po siya. Sabi niya po ng papa niya yung mag-aaral daw po. Tapos na sa inyo? Opo. Pinapa-aral ko po yan. Oo nga ni. So yung guys, no, in fairness, no, napakabait din itong si, ano, si boyfriend niya, si AJ. Kumbaga talagang binibigyan din niya ng respeto itong si Charlene, pero... Yun nga, ang isang pinag-aalala ni Kuya Bal, eh, siyempre, tao lang din naman tayo, no? Lahat tayo may pangangailangan, sexually, or lahat po, baka hindi sila makatiis, may mangyari, sayang yung kinabukasan. Manyo dyan sa bahay. Paano kung nalasing ka at nagalaw mo yan? Minor de edad. Di naman po. Pwede ka kasuhan ng rape. Di naman po, ngayon. Yun. Sabihin natin, hindi ka nag-inom, tapos natukso ka. Siyempre, girlfriend mo. Minor de edad. Hindi mo ba alam na walang piyansa yan? Pag maghalimbawa ay magkamali ka dyan, so, tapos nag-away kayo, nagsumbong sa amin. Yun. Pwede kang ipadampot kagad-agad pag ano. Tapos, dahil nga po kahit nagmamahalan sila, no, kahit mag-boyfriend, girlfriend nga po sila, what if nangyari na nag-away sila at nagsumbong nga daw, kung magsusumbong nga daw po yung babae, sigurado shoot sa banga itong si AJ kahit gaano pa ito kabait. Masasayang din yung future nila pareho. Hindi ka na makapiyansa. Gusto mo nang ganon? Yung may mahal mo yung babae, eh, huwag mong patirahin sa bahay nindo. Diba? Kasi unang-una, kahit sabihin itong boyfriend mo yan, o girlfriend mo yan, eh, minor de edad eh. Ang balak namin, usapin namin yung babae, Charlene, para kung talaga may planong mag-eskwela, matulong kami sa pag-aaral. Yun. Mas gaganda din naman ang ano mo dun. Hindi ka naman mapapariwara dun. So, sa maganda ang buhay mo dun, di ka man napapagod. Kung gusto mo naman, ano, bumisita dito. Pumayag ka na. Ano ang gusto mo makurong si AJ? Mahira ka man sa kuya, mahira ka man kay AJ. Mag-iulay ka sa inda na mabisita ka sa kuya. May ganito problema. Naintindihan mo ako? Ayoko. O sige. Ang ulay tang duwa, maiba ka sa inda iyo. Pag Sabado, pwede ka mag-sirig-ig di. Naintindihan mo? Ha? Naintindihan mo ako? Ako na nakikiulay sa imo, Charlene. Iya. Dae ka mawa. Guys, itong ano, grabe yung pagyak ni Charlene po. Ano, siguro nga po ay iniisip niya na kung sakaling lilipat na naman siya na matitirhan, ay baka eh, hindi pa naman po niya kilala talaga sina Kuya Bal po. Ano, at
baka nag-aalala din siya sa sarili niya na kung ano po yung mangyayari. Kaya siguro, ang dami na kasi niyang ano niya, ang dami na niyang mga pinagdaanan. Kaya ito yung lugar na kumbaga safe yung pakiramdam niya. Tapos, yan nga, kung palilipatin ulit, siguro natatakot siya. Pero malalaman natin pumaya guys kung gaano na siya kasaya ngayon. Awara, day mo mawara si EJ. Naintindihan mo, ako na nakikipulay sa imo. Upin ka man na magbisita, igi. Upin ka na may siring igi. Ano ang gusto mo makurun si EJ na day mo na mahiling? Ha? Mahira ka man sa muya. Tinabangan ta ka na. Kaya, gano naman, ako naman ang pagbigyan mo. Naintindihan mo? O sige, kapos na ulay ta. Ako mo yan, may time ako, pwede ta kang siringan duman. Yeah, guys, nakakabilib din yung pamilya ng lalaki. Ano? Kitang-kita din sa mga itsura nila, sa aura nila na talagang mababait. Talagang ginagalang din nila itong batang ito na si Charlene. Talagang tinulungan nila. Kumbaga, todo rin yung alalay nila. Siguro nga po ay naintindihan nila yung kanyang mga karanasan. Siguro mo sa... Mahira ka man ka, EJ. Mahira ka man sa kuya. Daita ka man tinabayaan. Ano ang problema mo lang nakatermi sa likod mo? Habang mo maguli sa tiyaon mo, habang mo na bumalik duman, kasi itatauta ka na kay Kuya Bal. Ako na nakikiulay sa imo. Kumayag ka na. Di, may iba ka sa na? May iba ka na muna. May sakit pati si Ma. May sakit. Hindi na, maiba ka na. Na, ayos na ulit ka. Isa. Sabi na. Na. Ayan na guys, no? Kumbaga, napaka-successful po yung pag-rescue ni na Kuya Bal. At ito na, makikita natin kung gaano kaganda ngayon. Dahil nakapag-ayos na ng sarili, kumbaga, nakapaglinis na siya. At may kasama na siya ngayon, tatlo na sila, si Piniel, tsaka si, ano, si Vanessa. Panibagong tropa. Saya na niya ngayon, guys, tingnan niyo. Oh, di ba ang ganda? Para yung pamilya na din, nakapunta na rin kami sa San Hugo. Pero dun sa lugar ko, dunsol talaga. Hindi lang ako. Saan po? Dunsol. Dunsol hindi, pero alam. Hindi na mati. Yes, tayo. Yung lugar sa lugar niya tayo sabay. Hindi, boyfriend mo? Lang. Saan? At natigyak ko lang daw. Yan. Grabe guys. Congratulations Kuya Bal, no? Sa isang panibagong napaka-successful na mission. Meron ka na naman na iligtas sa mga posibleng kapahamakan na mangyayari sa future ng batang itong si Charlene. Sayang. And eto, makikita natin ngayon ang itsura ni Charlene compared nung nandun pa siya sa ano, sa bahay ng boyfriend niya, no? Ang layo na po ng itsura. Isang araw lang yung pagitan niyan, guys. O, dalawang araw siguro. At kasama na niya, sina Tita Jonah, Kalingap Jonah, tsaka yung mga iba pa, sina Kuya Bal, sa pamamasyal. Actually, nandyan sila ngayon sa SM Daet. Yan, guys. So, hanggang dito na lang ulit. At patuloy nating susubaybayan itong kwento ni Charlene. Kaya, kung sakaling nagustuhan po ninyo, samahan nyo ako sa pagsubaybay po rito at pahingin naman po ng isang tamsak dyan. So guys, hanggang sa muli, ano? Magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. And God bless us all. Bye!